ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Hello, ako po si Sister Sabina Belenzo ng Parokya ng San Jose ang Manggagawa, Bikarya ng Maykawayan. Panganay po ako sa siyam na magkakapatid. Kaya pagka-graduate ng elementary, hindi ako nakapag-high school agad. Dahil noong araw, wala pang pampublikong mataas na paaralan. Apat na taon akong natigil sa pag-aaral. Kinailangan ko munang matuto ng pananahi bago ako nakapag-aral na muli. Limang taon po ako sa high school dahil panggabi ang aming klase. Nakatapos ako ng sekundarya sa edad na 21. Natatandaan ko na tuwing bago ako pumasok sa paaralan ay dumaraan muna ako sa simbahan. Uusal ng maikling dasal dahil halos magkatabi lamang ang simbahan at ang paaralan. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Alam kong kasama ko ang Diyos. Nagpatuloy ako sa kolehiyo na panggabi pa rin ang klase dahil namamasukan ako bilang mananahi sa Bernardo's Tailoring mula umaga hanggang hapon. Unahin mo ang Diyos sa iyong buhay at ang lahat ay Kanyang iaayos. Nakatapos ako ng BSE noong 1981 at nakapagturo ng taon ding iyon sa paaralan kung saan hinangad kong mapag-aralan ng high school, subalit dala ng kahirapan ay hindi nakayanan. Gayunpaman, niloob naman ng Diyos na ako'y mapabilang sa hanay ng kaguruan nito. Walang imposible sa Diyos na siyang kumikilos sa ating buhay. Pagkaraan noon, nagkaroon ako ng asawa at biniyayaan ng apat na anak. Noong 1995, nagsimula akong maglingkod sa Diyos bilang lektor. Ang ating Diyos is a God of order. Kaya noong 1997, naikasal kami sa simbahan dahil noong una ay civil wedding lamang. Nang lumaon ay naging SPPC officer na rin ako. Habang sinisikap mong masunod ang kalooban ng Diyos, lalo ka pa niyang pagpapalain. Dahil niloob ng Diyos na makapagtapos pa ako ng MA noong 2000 at ng doctorate noong 2003. Akala ko ay tapos na ang aking pag-aaral. Hindi pa pala, dahil may mas mataas pa pala akong pag-aaralan. Kaya noong 2005, nag-enroll ako sa Dayulikatma at nakapagtapos noong 2006. Simula noon, tinawag niya ako upang maging katekista. Pinagtatagumpay ng Diyos ang sumusunod sa kanyang mga plano. So let God lead your life. Kaugnay ng Ebanghelyo para sa araw na ito ayon kay San Marcos, chapter 6, verses 30 to 34, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Ngayon naman, binigyan niya ako ng pagkakataong maiulat ang kanyang nagawa at naituro sa akin. Isa lamang ako sa napakaraming taong kanyang kinahabagan at tinuruan ng maraming bagay. Lubhang marami ang nangangailangan ng gabay ng pastol, noon pa mang una, lalo na sa panahon ngayon. Naalala ko noong bata pa ako sa murang edad, may nagsilbing pastol din sa akin. Siya si Impong Juana. Hindi ko naman siya kamag-anak, pero siyang nag-iisang matanda na palagi kong kasama sa munting bisita ng Malhakan. Tuwing sasapit ang mahal na araw, naging gabay ko siya sa pagbabasa ng pasyon at sa pagdarasal ng banal na rosaryo kung buwan ng Oktubre. Matanda na, pero sa ganoong paraan ay inakay niya kaming mga bata patungo sa Diyos. Gayon din ang mga katikista namin noon na mga fourth year high school students ng St. Mary's Academy. Tinuruan kami ng pangungumpisal at pangungumunyon. Natatandaan ko pa ang kantang itinuro sa amin na ang pamagat ay God is dwelling in my heart. Nadamang-dama ko mula noon hanggang ngayon. At dahil sa naging epekto nito sa akin,
ibinabahagi ko rin ito sa aking mga batang tinuturuan mula 2005 hanggang 2020 bago magpandemya sa tatlong pribadong paaralan sa pandayan. Bahagi rin ang pagiging katekista ang magbigay ng panayam sa mga magulang bago isagawa ang mga sakramento ng binyag, kumpil, kumpisal, komunyon at eukaristiya. Kasabay rin ito ang paghimok sa mga kabataan at maging sa mga may husto ng gulang na maglingkod sa simbahan bilang sakristan, choir, lektor, lay minister at katekista. Kaalinsunod din ito ang pagiging tagapangulo ng SPPC mula noong 2015 hanggang sa kasalukuyan na kung kailan sa panahon ng aking panunungkulan ay kinailang idemolis ang aming dating bisita na sumailalim pa muna sa repair noong 2018 bago binawi ng may-ari ng lupa ang kinatitirikan nito sa loob ng 40 taon. Kung kasama mo ang Diyos, hindi ka dapat mangamba dahil alam mong hindi ka niya pababayaan. Taong 2021, nakapagpatayo kaming muli ng bagong bisita. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Si Jesus ang pinakadakilang guro, ang siyang tumawag sa akin upang maging isa ring guro, hindi lamang sa propesyon, kundi maging sa bokasyon. Ngunit sa dalawang ito, higit ang kaligayahang nadarama ko kung ang itinuturo ko ay si Jesus mismo. Habang nagtuturo at pagkatapos ng bawat klasiko, napakagaan ng pakiramdam ko. Parang nagliliwanag ang paligid ko sapagkat muli ko na namang naibahagi si Kristo sa bawat mag-aaral ko. I feel being elated every time I share Jesus to others. Therefore, being a catechist is the best thing that's ever happened in my life.